you're just joining us on Kababayan Today, we are talking to people who have experiences in the workplace na hindi maganda, at hindi lang sa hindi maganda, kundi their lives are threatened. Before we went to break, kausap natin si Tita T, and she's not in front of the camera for obvious reasons. We want to protect her identity. Pero Tita T, sa awa ng Diyos, buhay pa kayo, nandito kayo para i-share yung experience ninyo. Paano po kayo nakaligtas sa sitwasyon na ito na inatake po kayo ng kliyente ninyo? Ano, nang nakita ko siya na may hawak na patalim, tumakbo ako. Mabuti na lang ang sliding door na sira. Hindi ko sinabi sa kanya yung gabi. Tapos doon ako dumaan sa living room. Ang sliding door, buksan ko. Tapos may screen pa. Gipus ko kasi nasa likod na siya sa akin. Nagbunot ng buhok ko. Tapos lumabas ako. Nahirapan ako kasi ang back door na yung pagdaanan ng mga basura, may gate pala na kahoy. Tapos nahirapan ako kasi bakal ang lock, gi-roll ko pa parang makabukas ako. At saka ko pang ibabaw parang mabuksan. Nakita ko na siya parang magpukpok na sa likod ko. Sa awa ng Diyos, hindi naman niya pukpok ang isang kamay niya binanat sa buhok ko. Gi-kahoy. Okay. Na gate. Tapos nang nakalabas ako, nagsigaw ako sa kapitbahay. Sabi ko, please help me, neighbor, help me. Tapos may lumabas po at tumulong sa inyo? Wala. Wala. Nakailaw lang ng bahay. Tapos ng gate na bakal kasi remote ang gate. Nasa ng remote, hindi ko nadala, may remote pa rin siya, sarili niya. Tapos gisiko ang bakal na gate parang maingay makarinig ang kapitbahay. Opo. Walang tumutulong sa akin. Takbo na takbo ako kasi natakot ako sa kutsilyo na patalim nahawak niya. Nahawak niya nasa likod ko. Tapos naman pagbalik ko, isiko na ulit ang bakal na gate. Giano niya ang buhok ko, binunot at saka giano sa gate na bakal. Okay. Sabi ko, don't hurt me. Pero ayaw ko na mag-ano sa kanya kasi client, pasyente ko siya. So I try myself to save my life, to run. And then, ang cellphone ko na tinapon niya mabuti, hindi nasira, naka-on pa rin. Tinawagan ko, saan na bang pulis dito? Nandyan na. Mamaya-maya, nandyan na ang pulis. Okay, so buti dumating ang pulis kaagad. Diba po? Pero ang pangyayari pong yun, kitang-kita ko po, apektadong apektado pa rin kayo, di ba? At buti na lang nakatakas kayo. At kung hindi, buhay niyo po ang kapalit ng trabaho ninyo. And ang problema din dito is yung response ng employer niya. So, one, dapat na-assess talaga yung pasyente bago nailagay siya doon. Tapos yung response ng agency was parang upset sila kasi mawala yung isang pasyente, isang kliyente nila. Okay, so kaysa sa protektahan yung kanilang caregiver na inilagay nila sa delikadong sitwasyon na ganun, kinampihan pa ang ang kliyente dahil mawawalan sila ng pera, miski muntik na po kayong mamatay. Mm-hmm. At wala pang assistance sa medical care kasi bugbog sarado. So ngayon, nakapunta siya sa PWC. Okay. So ngayon, tumutulong din kami sa kanya. So may mga program like a victim's assistance compensation program where we can help her with yung medical care, plus assistance sa dapat workers' compensation kasi this is really a case of on the job na injury. Yes. Pero may trauma na rin. Kailangan may counseling. Of course. Parang PTSD din. Insomnia, lots of fear. But because now she has help. So, assistance for both yung sa treatment, but then also to help her with, kasi halos hindi siya nakapagtrabaho ngayon, kasi she's too afraid to go in. Of course. So, Tita T, I just want to say on behalf of Kababayan Today, maraming salamat po sa trust ninyo sa amin para ikwento yung story nyo. Alam nyo po mga kababayan, nangyayari po ito out in the workplace. At tayo naman mga kababayan, hardworking tayo, but it comes to a point na mali na.
mali na yung ginagawa sa atin, and we have to make sure na hindi tayo matakot. Kasi may mga programa po dito sa Amerika na tutulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Mm-hmm. And for immigration too, so there's U visas for victims of different crimes, both labor and also assault. Yes. Various crimes, there's T visas for trafficking victims. Okay, pagbalik natin, mm-hmm. we will talk about what a trafficking victim is. Kasi parang, ano yan? Hindi lang makadrive? Diba? Hindi natin alam. So we will explain to you at length what that means when we return on Kababayan Today.